8 pinakakakaibang sasakyan na maaaring ngayon mo pa lamang makikita? What's up guys, kumusta kayo? Taon-taon ay sinasabing umaabot sa 90 million na sasakyan ang napoproduce ng tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, taon-taon din ay maraming mga kakaibang sasakyan ang naiimbento ng tao. Sa video nito, pag-uusapan natin ang 8 pinakakakaibang sasakyan na siguradong magpapabilib sa'yo at maaaring ngayon mo pa lamang makikita. Number 8. 8-wheeled Toyota. Ito ay isang Toyota Vios na nilagyan ng 8 gulong. Ito ay disenyo at gawa ng Grid Auto at ito ay pag-aari naman ng isang taxi boss na si Ronnie Gunawan. Kung titignan mo ito sa harapan, ay dalawa lang ang gulong nito, na animoy mukhang normal na sasakyan lang. Pero kapag napatingin ka sa bandang likuran, ay magugulat ka dahil anim pala ang gulong nito na korteng pyramid. Walang problema ang suspension at takbo nito sa low gear, pero ang downside nito ay ang pagka-unstable nito sa kurbahan at ang mahinang braking system sa high gear. Magkagayon man, isa pa rin ang sasakyan ito sa siguradong magpapalingon sa ulo mo. Number 7. Banana car. Kung kakaibang sasakyan lang ang pag-uusapan, eh wala na sigurong mas kakaiba pa sa banana car. Ang nakakatuwang sasakyan na ito ay disenyo at gawa ni Steve Braithwaite, kung saan sinasabing inabot siya ng 8 taon bago matapos ang paggawa dito. Ito ay isang 4x4 na sasakyan na galing sa Ford 150 pickup at ang makina naman ito ay galing sa 1994 Ford Mustang. Kaya naman, naaabot din ito ang bilis na 85 miles per hour o 136 kilometers per hour. Ayon kay Steve Braithwaite ay inabot ng $25,000 o 1.2 million ang nagastos niya sa pagbuo dito. At kaya daw niya naisipan gawin ito dahil gusto niyang makuha ang titulo bilang pinakanakakatuwang sasakyan sa mundo. Well, sino ba naman ang hindi matutuwa kapag nakita mo ito sa kalsada? Mula na mag-viral ang banana car sa Amerika ay nililibot na ni Braithwaite ang buong Amerika gamit ang kanyang banana car. At dito ay kumikita siya ng pera sa pag-o-offer niya ng pay ride sa mga taong gustong maranasang makasakay sa saging na sasakyan. Number 6. Ampi car. Kung ang iba ay busy sa pag-iisip kung paano gagawa ng lumilipad na sasakyan, well, ang iba naman ay busy sa pag-eksperimento sa sasakyang kayang umandar sa lupa at maging sa tubig. Ang ampi car ay kombinasyon ng isang sasakyan at isang bangka. Ang pangitaas na katawan nito ay katulad ng normal na sasakyan, samantalang ang pangibabang bahagi naman nito ay kahalintulad ng isang bangka na may dalawang propeller. Kaya naman kaya nitong lumutang at umandar sa tubig. Pero bago ka payagang makapagmaneho ng isang ampi car, ay kailangan mo munang kumuha ng dalawang rehistro. Isa para sa sasakyan at isa para sa bangka. Ang ampi car ay sinasabing may bilis na 110 kilometers per hour sa lupa. Samantalang sa tubig ay naaabot naman ito ang bilis na 7 knots. Number 5. Upside down car. Ang nakakatawang sasakyan na ito ay pag-aari ng isang mekaniko na si Rick Sullivan. Nagawa niya ang sasakyang ito nang pagsamahin nila ang kanyang 1995 Ford F-150 at ang kanyang 1991 Ford Ranger. At dito nga ay lumabas ang kanyang kakaibang upside down car o baliktarang sasakyan. Bukod sa 4 na gulong nito para sa kalsada, ay nilagyan din nila ito ng 4 na umiikot na gulong sa bandang itaas ng sasakyan, na nilagyan pa ng extra side mirror. Kaya naman nabubuo ang ilusyon na nakabaliktad ang sasakyan. Sinasabing gumastos si Rick Sullivan ng $6,000 o 300,000 pesos sa proyektong ito at inabot ng 6 na buwan bago matapos ang kanyang kakaiba at road legal na sasakyan. Number 4. Submarine Sports Car. Kung kanina ay ampi car na kaya kang ipasyal sa ibabaw lamang ng tubig, well, itong submarine sports car naman ay kaya kang ipasyal maging sa ilalim ng dagat. Ang sasakyang ito ay isang electric vehicle na pinapatakbo gamit ang 3 electric motors. Kaya naman kaya nitong umandar sa ilalim ng tubig.
nakuha ang inspirasyon sa sasakyang ito sa 1977 na pelikulang The Spy Who Loved Me ni James Bond, kung saan malasab marina sasakyan ang ginamit nila sa pelikulang ito. Kaya naman ang kumpanyang Rhinespeed ay dinevelop at ginawang katotohanan ang konseptong ito at nagawa nila ang submarine sports car na pinangalanan nilang Scuba. Ito ay sinasabing kayang tumakbo sa ilalim ng tubig sa bilis na 121 kilometers per hour at ito ay nagkakahalaga ng $2 million o 100 million pesos. Number 3. 1962 PIL-P50. Sinasabing ang taong 1950s at 1960s ay panahon kung saan ang mga designer ng sasakyan ay nagkukumpetensya sa paggawa ng pinakamatipid, pinakamaliit at pinakapraktikal na sasakyan. Sa taong ito ay nagawa ang PIL-P50, ang sinasabing pinakamaliit na sasakyan sa buong mundo. Ito ay may haba lamang na 134 cm, 98 cm lang ang width nito at 100 cm na height, kung saan sa sobrang liit nito ay kaya mo itong hilahin ng isang kamay. Ito ay may tatlong gulong lamang at ito ay may timbang na 56 kilograms, kung saan mas mabigat pa ang driver. Ang makina nito ay maliit lang na DKW-49cc. Kaya naman super tipid nito na kayang abutin ang 2.8 liters per 100 kilometers na gasolina. Ang top speed naman nito ay aabot sa 61 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ay binuhay muli ang paggawa sa sasakyang ito at maaari mo itong mabili sa $10,000 o 500,000 pesos. Number 2. Toyota FB2. Ito ay isang modernong konsepto ng Toyota para sa mga taong naghahanap ng service sa trabaho. Maliit lang ang sasakyan na ito na sakto lamang ang isang tao. Ito ay may isang gulong sa harapan at dalawa naman sa likod. Ang maganda sa sasakyang ito ay hindi mo problema ang gasolina dito dahil ito ay electric power. Bukod pa dito ay may technology din ito na nagre-reflect sa mood ng driver sa exterior ng sasakyan. Kaya naman madali mong malalaman kung bad trip ang jowa mo. Sa sobrang advanced na sasakyang ito ay wala na itong manibela at tanging ang paggalaw ng bodyweight ng driver sa kanan at sa kaliwa ang magpapaliko dito. Sa kasalukuyan ay wala pang formal na pahayag ang Toyota kung kailan marirelease ang modelong ito. Bago tayo magpunta sa number 1, ito ay ang Bendy Limousine. Ang sasakyang ito ay konsepto at sinubukang gawing katotohanan ng isang bilyonaryong car lover na si Simon Maxwell. Nakuha niya ang inspirasyon dito sa Bendy Bus. Ang Bendy Bus ay isang uri ng bus na animoy binubuo ng tatlong bus na pinagsama-sama na kayang lumiko na animoy nagbe-bend o bumabaluktot. Kaya naman gusto din itong gawin ni Maxwell sa kanyang limousine at anumang oras ay sinasabing malapit nang matapos ang proyektong ito. Number 1. Aeromobile. Taon-taon ay nagkukumpetensya at naguunahan ng mga kumpanya ng sasakyan na makagawa na lumilipad na sasakyan. Kung sa tingin mo ay mukhang malabo pa itong mangyari sa panahon natin ngayon, ay nagkakamali ka kapatid. Dahil ang Slovakian company na ito na Aeromobile ay sinasabing nakagawa na ng totoong flying car. Ito ay ang Aeromobile Flying Car 4.0. Ang sasakyang bukod sa magagamit mo sa lupa ay hindi mo rin poproblemahin ang traffic dahil maaari mo itong paliparin sa ere. Ang sasakyang ito ay unang pinakita sa publiko noong 2017 sa International Paris Air Show. At dito nga ay inanunsyo nila na pwede na mag-pre-order ng sasakyang ito na marirelease na sa 2022. Sinasabing tanging 500 units lang ang gagawin nilang Aeromobile. Kaya naman kung ikaw ay maraming pera at gusto mo mag-pre-order, ay mabibili mo ang sasakyang ito sa halagang $1.6 million o nasa 80 million pesos. Ano masasabi mo kapatid? Alin sa mga kakaibang sasakyan na ito ang pinaka nagustuhan mo? Bago natin tapusin, shoutout nga pala sa lahat ng mga idol natin na sumusuporta sa channel at walang sawang nanonood at nagla-likes ng mga content natin. Dahil sa inyo ay malapit na natin maabot ang 500,000 subscribers. Maraming salamat guys!
Advance Merry Christmas sa inyo. Stay safe and peace out.